Hello guys, welcome back to the channel. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba i-retrieve o malaman ang password ng Depress account nyo o Depress na naka-install sa computer nyo kung sakaling nakalimutan nyo na. Kung nakaling nakalimutan nyo ito, yung password nyo. Tuturuan ko kayo kung paano malaman ang password ng Depress na naka-install sa account nyo. So, bago tayo magsimula, make sure to subscribe and hit the bell icon for more video like this. Meron ako ditong Depress na naka-thawed o naka-off. So, kaya ko turn off kasi baka hindi mag-save yung video na nire-record ko ngayon. So, kapag nilagay niya siya ng password, hindi siya nag-open. Wala siya. Kahit ilagay ko yung natatanda ko ang password, is wala rin siya. So, kahit naka-frozen yung depression naka-on, magana pa rin tong step na ituturo ko sa inyo. So, ang version ko ngayon ay 7.10 and ang latest is 8.6. So, kahit anong version ng Depress nyo, pwede nyo gamitin tong tricks na ito. So, una is, may ihulog akong link sa description and open nyo na lang siya o i-click. So, kapag na-click nyo na siya is, lalabas kayo sa website. Sa website na ito, Google Drive siya. Ang pangalan niya is YDFP o Your Depress Password in short. So, click nyo lang itong download na icon na ito. Automatic na siya mag-download. So, lagyan natin sa desktop. Gawin nyo lang is extract nyo lang siya. Extract here. Hilda. So, yan yung password. HildaPolindo. Big H and big P. Tapos lahat na small. Oh, okay. So, ito na siya. Ang pangalan is Your Depress Password. Then, may talo ditong separated icon. This is folder. Icon sa software. Tapos isa is text document. So, kapag in-open itong text document na readme ang nakasulat, kikita nyo itong open the DFC in top of me. So, i-open nyo lang daw yung DFC o yung meltdown DFC sa taas ko. So, sa taas na itong desktop yung hindi sa taas. So, i-open nyo lang daw siya ito. And, may tutorial rin dito which kaya sabi niya dito na i-open nyo siya. Then, ito yung lalabas. Makikita nyo yung password. Makikita nyo yung password ng yung Depress. So, ako rin gumawa nito kaya kung siguro magtataka kayo kung bakit parehas ito yung password ko. So, ako lang din gumawa ng mga ito. So, kapag in-open nyo ito, pag in-open nyo itong meltdown DFC, ikita nyo ito. Yung password, makikita nyo ito. SILLP. Oh, kaya po magkaparehas to. Magka itong ano ko. So, dito ko rin po ito ginawa sa computer na ito. Kaya kung makikita nyo parehas kami. So, itry natin.
ay nyo po, hindi po, delete yung lalabas. Kung ano pong password na hindi po yung lalabas sa inyo. So, try natin. Siya. Ang sulat natin is. So, hindi lang po to para sa mga naka off o naka toad. Pwede rin po to sa mga naka frozen. So, subukan natin i-change ng 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. And, okay. Pukan po ulit natin yung i-on. Yan po, lumabas. Nabago ulit siya, naging 1, 2, 3, 4, 5. Kasi nabasa niya, agad na nagpalit ako ng password, so. Ayun, lumabas agad yung password ko. Na bago. O yun, kapag na-open nyo na, is pwede nyo na siyang i-off o i-told. Kapag naka-browse yun man kung sakali, o palitan nyo yung password para mas madali nyong mas madali nyong matandaan kung ano yung password nyo. Gawin tayo ng password na mas madali para hindi nyo na kailangan makalimutan yung deep-risk password nyo. So, yun lang yung tutorial sa natin. Guys, naway. Sana may natutunan kayong tutorial ngayon sa araw na ito. Thanks for watching.